Yun, zumang. May magdang-magdang araw na naman sa atin lahat. Ha. Meron naman tayong iba bike check ngayon. Ito, isa to sa mga carbon gravel bike na pinagpipilian ngayon sa merkado ngayon 2021. Papasilip natin sa inyo kung anong spec, anong component yung meron dito. Tara, samahan nyo ako. Muling magpapalit BNP TV. So what's up mga kamema, magandang-magandang araw na naman sa atin lahat. Ha. Meron naman tayong iba bike check ngayon. Ito yung Twitter Carbon Gravel Bike. Bagong labas lang din to sa merkado. Sa mga gustong mag-avail dyan, lalagay na lang natin yung page nila sa description box natin and sa comment section. Nakita nyo, carbon, small size yan. Tapos ito yung bike check natin ngayon. Ito yung medium size frame. Sa medium size frame, sinukat ko kanina. Pasok na pasok to kasi ang height ko is 5'6". Pwede to sa malamang ko 5'6", 5'7", hanggang 5'8". Ayan. Maximum siguro siya ng 5'8 para sa mga gustong mag-avail dyan. Unahin natin dito sa frame na ginamit. Eh, sa frame na ginamit dito, syempre, carbon smooth siya. Smooth din dito sa may seat tube. Sa seat stay, ayan, smooth din siya. Ang ganda ng combination ng color nito. Color na glossy gray. Tapos yung mga strip na decals niya is black. Ito, gravel. Meron ditong nakalagay na gravel. Sa brand name naman niya, kung mapapansin nyo, parang may pagka-chameleon yung strip niya. Oh. Glossy yung nasa may gitna. Glossy black sa brand name. Meron siyang battle cage dito, lagayan. Meron din siya ditong nakalagay na Racing Passion. Medium size frame. Ayan. Tapos smooth din yung sa BB niya. Ayan. Press feed. Tapos sa chainstay, may nakalagay lang siya dito na EPS technology. Smooth din dito. Pagdating dito sa may mga dugtungan niya, smooth din siya. Ito nga pala, inner cabling na rin siya. Ang kagandahan dito, yung iba rubber yung ginagamit, pero ito hard plastic, tapos naka Allen type na siya, inner cabling. Dito yung sa hydraulic brake, tsaka yung sa pinaka FD niya, sa kabila naman yung sa RD. Ang ganda na, tapos meron siya rito. Ayun, oh, ito, para sa, ito yung sa, para, sa front brake naman niya. Ayun, oh. Tapos, carbon fork na rin siya. Dumaan dito. May butas siya ron. Ayan, oh. Meron din ditong decals na Twitter, yung pinaka-brand name. Kita nyo, pag nasisinagan siya ng araw. Ayan, oh. Ganda, nagbabago yung kulay niya, di ba? Ang ganda. Carbon fork na rin siya. Sa drivetrain setup nga pala na to, is naka 2x11 speed. Tingnan natin. Sa drivetrain setup, naka pro wheel. Di ko sure kung 170 or 175 to. 2x yung crank, sa crankset, 2x. Removable yung chainring, bakal siya. Alloy yung pinakakamay niya, yung crank arm. Palagay ko mukhang nasa 170mm to. Ang brand name is Pro Wheel. Ang ginamit sa FD, naka post mount na rin siya. Oh. Sa FD is Retrospect. Sa chain, KMC, pang 11 speed. Sa right side ng gravel bike na to, ayan, meron din siyang EPS technology. Smooth din. Tapos sa cogs, cassette type na to, ang ginamit na brand dyan, ayun o. Oh, Sugek brand 11. Nakita natin 11. Tapos yung sa pang 11 speed, 30 tit. Ayan o. Oh, Sugek brand, halos karamihan yan yung ginagamit pag road bike. Tapos RD, rear derailleur niya, retrospect na rin. Ang nagustuhan ko rito, ang ganda o. Oh, meron siyang, ito, factory built na siya, yung RD pulley niya. Naka oil slick design na siya. Ha? Tapos dito sa hubs naman, alloy na rin siya. Retrospect CNC, bolt type. Ayan. Ito nga pala, magkaiba yung sukat nung ano niya. Magkaiba yung sukat ng disc, rotor disc niya. Sa likuran is 140mm bolt type. Ayan. Floating rotor. Ayan, CNC pro na rin siya. Tapos sa braking system niya, naka-half mechanical, half hydraulic siya. Sumbran na rin siya. Ayan, tapos meron siya rito. Alam ko, ito, pag binuksan mo to, ito yata yung pag gusto mong linisin yung piston. Ha? Half mechanical, half hydraulic. Sumbran. Ano na rin siya? Ayan, true axle na rin siya. Ha? True axle. Maganda, syempre. Maganda yung pagkakabuilt nito. Sa harapan niya, 160mm.
rotor disc, floating rotor, sum na rin, true axle na rin siya. Tapos sa rim na ginamit dito, naka double wall, ang brand name na ginamit sa rim is made by Retrospect na rin. Meron na rin siyang parang chameleon yung strip niya, racing. Tapos sa gulong na ginamit dyan is Innova Pro 400x40C stampede. Oh. Naka gum wall tire na rin siya. Ha? Pwede sa clearance ng tire, silipin natin kung pwede pa kayong maglaki once na nakabili kayo nito. Pwede pa naman. Pero para sa akin yung sukat na 700x40C, okay na sa akin para sa ganitong laki or lapad. Ha? Ngayon, sa seat post, quick release, alloy na rin siya. Ayan o, Twitter nakita kung ano, may R eh. Oh, ayun, alloy na rin siya. Tapos sa saddle, Twitter made na rin siya, malambot kahit hindi na kayo magpalit. Quick release yan ha. Tapos sa handlebar, sa drop bar, alloy, mukhang hindi siya carbon, alloy. Ayan, alloy siya. Nagustuhan ko lang dito is inner cabling na siya. Sa inner cabling nga lang, medyo mahirap magpasok compare dun sa nakalabas yung cable kasi dito ko na lang dadaan. Ha? Sa bar tape, ayan, maganda naman quality yung ginamit sa bar tape. Ayan, stretchable. Sa rubber, ayan, hard naman, hard plastic. Sa shifter, sa lever, Retrospect na rin. Ang nagustuhan ko sa design nito, yung iba kasi meron siyang ano rito, yung parang strip na parang carbon skin, pero hindi siya carbon. Eto, Retrospect na rin yung lever tsaka sa shifter. Meron din siyang palang design dito. Eto, ang ayoko lang talaga sa ibang gravel bike o road bike. Pero ito, meron na siyang ano rito, rubber, na once na liku kayo, lumiku kayo, tumatama yung rubber. Pero para sa akin, mukhang magagasgas pa rin. Bili na lang kayo rito ng nilalagay ng karamihan yung rubber na dinidikit parang 3M para hindi magasgas yung bike nyo. Ha? Tapos dito sa may headset, spacer, carbon na rin yung ginamit. Sa stem, Twitter made na rin siya. Ha? O sa mga gustong umorder dyan, lalagay na lang natin yung link ni ACQ Bikes and Accessories along MH Del Pilar, Arcumbato, Valenzuela City. Na hindi ko kasi nadala yung timbangan ko pero magaan kasi carbon tong bike na to eh. Diba, carbon yung gravel bike na to. Ang price nito dito sa Valenzuela City, ang price niya is 33,500. Negotiable pa naman siya. Meron kayong iba't ibang color bonnet na pwedeng pagpilian. Ito yung small size frame. Tapos, dalawa nga pala yung lagayan ng ano niya na. Isang pambomba, isang pambattle cage. Ha? Tapos, ito yung isa. Yung combination na siya ng glossy black tapos glossy red naman yung pinaka strip na decals niya. Ha? O sa muli, hindi na natin masyadong papatagalin to. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakita nyo naman, medyo pawis na pawis tayo. Napakainit, grabe, sobra. Hindi tayo na gayon nag-front screen. Kasi isang camera natin, pinagawa natin. Ha? Maraming salamat sa inyong lahat and God bless all. Morder na kayo, baka maubusan pa kayo. Thank you. Maraming salamat sa nanon. Ikaw yun. Babu. Ingat kayo!